Kamusta mga kabasketbolista? Panalo sa isang overtime ang inyo Bulldogs kontra sa Delicio Green Archers 80-77. Best player of the game si Jake Figueroa sa kanyang 15 points, 10 rebounds, 3 assists, 2 steals. Tinalo naman ang Adamson Falcons ang UE Red Warriors 72-65. Nakapagtala ng 13 points, 5 rebounds, 2 assists, 2 steals si Cedric Manzano ng Adamson. October 14, 2023, wagi naman sa isang overtime ang ETU Tamaraws kontra sa Ateneo Blue Eagles 66-61. Best player of the game si LG Gonzalez sa kanyang 21 points, 7 rebounds, 2 assists. Tinambakan naman ng UP Fighting Maroons ang UST Grolling Tigers 110-79. Best player of the game si Harold Alarcon sa kanyang 21 points, 4 rebounds, 4 assists. Kung umabot ka dito sa video na to, mag-like na at subscribe. Heto ang mga laro ngayong October 18, 2023 na gaganapin sa Mall of Asia Arena. Maghaharap ang Ateneo Blue Eagles kontra sa UST Grolling Tigers alas 10 ng umaga. Magtutuos naman ang Inyo Bulldogs kontra sa UE Red Warriors alas 12 ng tanghali. Maglalaban naman ang ETU Tamaraws kontra sa Adamson Falcons alas 2 ng hapon. Maglalaban din ang Delicio Green Archers at UP Fighting Maroons alas 6 ng gabi. October 21, 2023 nagaganapin sa UST Pavilion. Magtutuos naman ang Inyo Bulldogs kontra sa Adamson Falcons alas 2 ng hapon. Maglalaban naman ang Delicio Green Archers kontra sa UE Red Warriors alas 4 ng hapon. October 22, 2023 nagaganapin sa Mall of Asia Arena. Maghaharap naman ang ETU Tamaraws kontra sa UST Grolling Tigers alas 2 ng hapon. Maglalaban naman ang Ateneo Blue Eagles kontra sa UP Fighting Maroons alas 6 ng gabi. Heto naman ang team standings as of October 15, 2023. UP Fighting Maroons 5 wins 0 loss. Ateneo Bulldogs 4 wins 1 loss. De La Salle Green Archers 3 wins 2 losses. Adamson Falcons 3 wins 2 losses. Ateneo Blue Eagles 2 wins 3 losses. UE Red Warriors 2 wins 3 losses. FEU Tamaraws 1 win 4 losses. UST Grolling Tigers 0 win 5 losses. Kung nagustuhan mo ang video na to, mag-like na at subscribe.